ba yung buong kalangitan naka-focus dun sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ngayon po, Pasko, as we celebrate December 24 and 25, and what you're bringing is, let's focus our eyes upon the Lord Jesus Christ. Hindi kay Santa Claus. Sabi mo sa katabi mo, hindi kay Santa Claus. Okay? Bakit? In Hebrews chapter 1, verse 6, bigyan lang po natin ng verse, ng supporting verse. When God was about to send His firstborn Son into the world, that is Jesus Christ, He said, all God's angel must worship Him. Nakalagay po sa Bible, must worship Him. It's a must to worship the Lord. Why? Because God is good in your life. Amen po ba nun? Okay, pangalawa, binanggit dito, in the first Christmas, ano po, hindi lang yung angel, the wise man. Sabi mo nga, the wise man. Alam niyo po ba, hindi biblical yung three kings eh. Wise man. Walang nakalagay yun sa Bible na yung kinakanta natin, may tatlong haring nagsidalaw. Wala pong tatlong haring lumalaw. Okay? Wala pong ito sa Bible. Meron pong tatlong wise men. Yeah. Hindi po haring yun. Kahit sa Bible yung pupasahin, wala pong tatlong haring. Three wise men. Ang pumunta, yung magay. Yung Nobel men. Pero hindi natin titingnan yun kung ano yung ano na yan, okay? Tingnan natin kung anong ginawa nila. Ayun po yung importante kasi meron po lesson doon sa ginawa nila para maging attitude din natin this Christmas, okay? Matthew chapter 2 verse 11. On the coming to the house, they saw a child with his mother, Mary. They bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ibig sabihin, this Christmas po, let's offer to God our best worship to Him. Yes. Wala po. Wala po saya. That's right. Okay. Meron ako nakita sa, sa Instagram. Sabi, during word, yung mga tao nagtatayuan, nagpapalakpakan, nag-amen. During ng offering, mga tao tulog, mga tao nagsisiyar, mga tao, kung saan-saan nakatingin, anong ginagawa, di ba? Nandiyan po, di ba, Chris, yung worship po, it's not about getting from God. Yung sermon is about getting from God because you will heal His word. Okay? Yung impartation, yung laying hands, okay, your prayer, that's getting from God. But worship is giving to God. Amen. Amen? That is worship. Prayer is getting from God. That's prayer. Because God will answer your prayer according to your needs and for His glory, according to His will. But worship and thanksgiving is giving to God what is due to Him. Amen. Amen ba doon? Yes. And worship is an acknowledgement of the goodness of God in your life. Ina-acknowledge mo na, Lord, You are good in my life. Lord, this 2013, hindi mo ako ginutong. Lord, this 2013, nagkasakit ako pero gumaling ako. Lord, this 2013, hindi ako namatay. Ngayon, andito pa rin ako. Lord, this 2013, na-promote ako. Lord, this 2014, na-13, na-gamit mo ako. And I look forward to 2014 because the days are best. The best is yet to come. Amen? Sabi mo sa kami mo, the best place in your life is best to come. To come. To come. Hindi pa English, okay? Amen? Naiintindihan mo na yun, di ba? Kaya lang meron tayo yung give up tongues, ayun yung give up interpretation ng tongues eh. Hallelujah. Amen? Di ba itong Nobel wife, itong mga wise men, ito, they traveled, they look for Jesus. Diba? Hindi sila naghanap ng something na makukuha nila kay Jesus, kundi something na mabibigay nila sa Panginoong Jesucristo. And this time, I believe po in 2014, magpasok po ng 2014, hindi na yung gusto mo, ganito ang gusto ko, ganito ang kailangan ko, ganito ang gusto ko. Hindi po, ano ang gusto ni Lord? Ayun yung nagawin mo na. Amen.
Amen. Nag-travel po sila for 100 miles. Nagpapalo. Just to worship the Lord. Amen? Kahit gano'ng kalayo, kahit gano'ng hira, kahit gano'ng kalingan, magpupuri ako sa Panginoon. Amen! Asawa din kasi siya. Ay, parang yung pwede. Amen! Okay, buhay sa inyong mga sakit mo. Be alive! Be alive! Amen? Because God is alive. Amen! Okay, under Christmas celebration of worship, number three, in the first Christmas, despite of the poor, despised and the poor shepherd set aside their responsibility just to look for Jesus. Ito naman, ano ginawa? Una yung angels, susunod yung wise men. Ngayon, ano yung pangatlo? Sino yung mga nag-worship sa kanila? Yung mga shepherds. Sabi nga, shepherds. Shepherds. Luke chapter 2, verse 15 to 19. When the angels have left them and gone into heaven, tapos na mag-worship yung mga anghel, the shepherds said to one another, let's go to the Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about. Verse 16, and when they heard it all, na talaga nagmamadali sila, they found Mary and Joseph and the baby, so Jesus po yun, okay, was lying in the manger. Verse 17, they have seen him, they explained the word concerning what had been told to them about this child. Verse 20, the shepherd returned glorifying the Lord and praising God for all the things they have heard and seen. Verse 20, nakita mo dito, di ba, yung mga shepherds, pa, ano ginawa? They glorified and they praised God for all the things that they have heard and seen. Makita mo dito, di ba? Na narinig nila yung mabuting balita at nakita nila yung good news, which is Jesus Christ. Diba? I believe po, hindi mo lang makikita. Ito ay prophesying to you. Hindi mo lang maririnig yung mga promises ni Lord sa buhay mo, kundi makikita mo itong mangyayari na sa buhay mo. Amen. Amen po ba doon? Amen. You will see the promises of God come to pass in your life. Amen. Amen? Kaya alalahanin mo yung mga promises sa iyo, alalahanin mo yung mga pangako ng Lord, because this 2014, pagpumasok po 2014, is the time of prophetic fulfillment in your life. Amen. You will see the promises of God come to pass. Amen. Okay? Nakita mo dito yung mga shepherds po, kahit po sila meron ginagawa, meron po. Dito po yung time na to is sila ay nag-aalaga ng mga tupa nila, nagpaparo po nila, but they set aside yung responsibility nila and they worship mo. Amen? Alam nila yung priority nila. Sabi mo sa tabi mo, know your priority. Put God first. Put God first. Kahit busy ngayong Pasko. Ay, alam ko mga puso ng mga tao ngayon. After nito gusto pumunta sa mall, okay? Sa department store, sa Divisoria, sa gato, punong-puno, di ba? Kahit sobrang busy, put God first. Amen. Amen. Hindi na in this Christmas season, we should not allow ourselves to be preoccupied with party. Okay, walang masama doon. Give you acquiring new dresses and other work activities. Rather, let's focus on the celebrant. Amen. Amen? Let's focus on the celebrant. Mag-focus po tayo dun sa nagdidiwang. Yung sa pinagdidiwang talaga natin. Because it's the purpose of Christmas. Amen? Amen. Okay. Ano yung knowledge number one? Christmas is a celebration of worship. Okay, number two, Christmas is a celebration of giving. Sabihin nyo nga po, giving. Giving. Okay, bakit po? In the first Christmas, God gave His greatest gift to us. Sino po yun? Jesus. Sino nga po ulit yun? Jesus. Sino 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 po ulit yun? Jesus. I want you to shout the name Jesus. Jesus. Amen. John 3:16. For God so loved the world that He gave. Sino binigay niya? He gave. Sino binigay niya? Si Moises ba? Sino binigay niya? Jesus. Si Elijah ba? Jesus.
Sino binigay niya? Jesus! He gave His one and only begotten Son, the precious gift, Emmanuel. The precious gift of God, binigay niya sa atin. Manuel Grito. Jesus Christ. Amen? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Kaisa-isa na lang ito, binigay niya sa atin so that we may have eternal life. Amen? Kaya po kasi sinabi sa Bible, di ba? For the wages of sin is death. Kahit po nagkasala tayo, kahit po itong 2013, 2012, 11, yung mga past natin is kahit pulang-pulang ang pinagagawa natin, puro kalokohan, puro kasalanan, puro hari ng sablay, pero still, pinahal ka ng Panginoon. Sabi mo, so tignan mo, kahit ganyan ka man, kanil Lord. Kahit ganyan ka man. Amen? Christian! Si Lord!